talakay, ang katotohanan na tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Tayo po'y muling magsama-sama sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At sa muli po, ang inyong anchorman, Brother Khalid Sanchez, isang oras pong sumasagot ng mga questions na ipinadala po sa atin. Bago po natin umpisahan ang pagsagot ng mga katanungan, ay nais ko po munang bigyang daan ang ating mga announcement. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Meron pong mga pag-aaral na ginagawa sa ating tanggapan, no, itong pagsasaliksik tungkol sa pananampalatayang Islam. At maging sa araw ng Saturday o Sabado, ang atin pong tanggapan ay bukas din, no? Alauna hanggang alas 5 po ng hapon, ang atin pong mga kababayan, mga Kristiyano ay welcome po. Iniimbitahan po namin kayo na dumalaw sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng tamang kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. Alam po natin, marami pong mga lumalabas na mga balibalita sa media patungkol sa Islam at nakikita po natin, naririnig natin na ang iba dito ay walang katotohanan. Ito po ay pawang paninira lamang sa relihiyong Islam. At kaya nga po itinayo natin ang ating tanggapan upang mabigyan ng tamang kaalaman ang ating mga kababayang Kristiyano kung ano ba ang totoong imahe ng Islam. At insyaallah magabayan sa matuwid na relihiyon, sa matuwid na pananampalataya. So sa ating mga kapatid naman na nais magtanong, no, ang atin pong contact number ay 0915-5063-652. Uulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. Ang atin pong pangradyong palatuntunan, ito pong ating Radio Da'wa Show, ay maaari na rin pong makita sa YouTube, no? Sa www.youtube.com. Ang gagawin lamang ng ating mga kababayan, mga kapatid na nais makita ang ating palatuntunan sa YouTube upang sa ganon ay makakuha po ng mga impormasyon, no, hinggil sa pananampalatayang Islam, ay i-type lamang o i-search ang ating pong pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay makita ninyo yung iba't ibang palatuntunang pangradyo dito po sa 95.9 Hot FM na kung saan ay maaari na pong makita ninyo sa nasabing website. So sa hapong ito ay muli nating tatalakayin ang pagsagot ng iba't ibang katanungan patungkol po sa pananampalatayang Islam. So una po sa lahat, binabati ko nga pala yung ating mga kapatid, no, na sumusubaybay sa ating palatuntunan na kung saan ay
talaga namang sinusubaybayan ano po yung ating palatuntunan sa iba't ibang dako ng mundo, katulad ng sa gitnang silangan, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Abu Dhabi, at sa anumang sulok sa mundo na kung saan may mga kababayan tayo, mga kapatid nating mga Muslim na mga taga dito po sa Pilipinas, ano po, na patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sa inyong lahat mga kapatid, assalamu alaikum. Ang unang katanungan po na ating talakayin ay mula po kay brother or mula po kay Ginoong Christopher Manikar, no? Ang kanyang katanungan, bakit mismong Quran nagsabi na ang ibang mga impormasyon sa Quran ay kinopya galing sa Biblia? Yun po ang kanyang unang katanungan galing kay Christopher Manikar. Alam mo kapatid na, o alam mo kabayan, no, Christopher Manikar, sinasabi mo na sinabi ng Quran na ang iba sa mga impormasyon dito ay kinopya sa Biblia. Ang tanong ko po sa iyo, kabayan, ay saan niyo po ba nabasa sa Quran, sa maluwalhating Quran, na ang laman nito o ang iba sa mga bahagi nito ay kinopya mula doon sa Biblia? Anong talata po yun, no? Sapagkat matagal na rin po akong nagbabasa ng Quran, kapatid, at hindi ko nabasa sa aming maluwalhating Quran na nangopya siya ng ibang kasulatan. Halimbawa na lang ay galing sa Biblia, no? Kaya nga nagtataka ako, kapatid, sa tanong mo. Magkaganon pa man, no, bibigyan kita ng tinatawag na mga simpleng analysis, no? Simpleng analysis bilang mga patunay kung ang Quran ba ay nangopya mula doon sa sinasabi mo na Biblia. Okay? Kapag kasabihin kasi natin na tayo ay nangongopya, lumalabas po na kung ano ang laman ng Quran, ganun din ang laman ng Biblia. Parang ganun po kasi yun, eh. Ganun ang pagkakaintindi or interpret. Excuse. Kapag sabihin natin na nangopya, no, yung isang, o kinopya yung isang aklat, pareho ang kanyang laman yung dalawa, no? Yung Quran, kung ano ang laman nito, ay matatagpuan din doon sa Biblia. Ganun po kasi kapag ka nangopya, eh, or kinopya, eh. Bigyan kita ng mga patunay, no, na ang Quran ay hindi nangopya doon sa Biblia. Napakaraming patunay actually. Pero ang ilan dito ay ibibigay ko sa iyo. Example, sa Quran ay binabanggit dito yung the story of Ad and Thamud. Ito po yung dalawang bayan na winasak ng dakilang tagapaglikha ng Allah dahil sa kanilang hindi pagsunod sa propeta na ipinadala sa kanila. Ito pong bayan ng Thamud, no? Binabanggit po yan sa Quran. Kung ang Quran ay nangopya sa Biblia, bakit ang Biblia walang binabanggit tungkol doon sa bayan ng Ad at Thamud? Itong bayan ng Thamud ay matatagpuan ngayon sa
gitnang silangan, no? Yan. Merong isang lugar dyan na kung saan kilala itong isang tourist destination, itong Madain Sale or itong sabi nila yung Petra, itong mga malalaking bahay na inukit sa mga dambuhalang bato. No po? Yan po yung bayan ng Thamud. Binabanggit po sa Quran yun, kabayang Christopher Manikar. Kung kinopya ito, kung nangopya ang Quran sa Biblia, ituro mo nga sa akin, kapatid, kung saan mabasa sa Biblia yung bayan ng Ad at Thamud. Yan. Another. Saan po mabasa sa Biblia si Al-Khidr, si Hud, si Salih, si Luqman? Yan po ay mga personalidad na binanggit sa Quran. Ngunit kailanman hindi mo matatagpuan sa Biblia yung mga pangalang iyon na aking binanggit. Ngayon, kung ang Quran ay nangopya na naman doon sa Biblia, aba, eh bakit wala ang mga pangalang ito doon sa Biblia? Bakit hindi ito matatagpuan sa Biblia? Oh, sabi mo kinopya ng Biblia o ng Quran ang Biblia. Isa pa, itong mga personalidad o pangalan na binabanggit ng Biblia katulad ni Osia, no? Malakay, si Micah o Mikas, si Nahum, si Esther, si Baruch at iba pa. Binabanggit po yan sa Biblia. Kung kinopya ng Quran ang laman ng Biblia, abay bakit hindi matatagpuan doon sa mga talata ng Quran yung mga pangalang yaon na binabanggit sa Biblia? Ayun. Panibagong evidence po yun. Kabayan. O kita mo, kung totoo na kinopya ng maluwalhating Quran o ang maluwalhating Quran ay kopya lamang ito mula sa Biblia, bakit hindi ito matatagpuan yung mga pangalan sinasabi ko? See? Huwag po tayong maging bias, kabayang Christopher, sa atin pong pagsasaliksik. Ano po? Dapat ay maging bukas po ang ating isip upang sa ganon ay hindi po tayo malagay sa alanganin, no? At hindi po tayo ma-brand na tanga, no? Sapagkat mahirap po ang maging tanga eh. Sapagkat wala pong ospital sa mga taong tanga, kapatid. Buti pa doon sa mga taong baliw, may ospital para sa kanila. Pero sa mga taong tanga, abay, wala pong ospital para sa mga ganitong tao. No? Bakit nasabi ko na tayo ay baka ma-brand o matawag ng mga tanga? Sapagkat napakaliwanag po ng katotohanan ay hindi po natin nakikita. No? Nabubulagan po yung ating mga mata. So dapat ang itanong mo ay ganito. Saan galing ang maluwalhating Quran? Yun po sana ang itatanong mo eh. Saan galing ito? Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, kabayan, wala kang matatagpuang talata sa maluwalhating Quran na sinabi ng Allah na ito ay kinopya mula sa Biblia. Wala po. Ngayon pa lang. Kapag matatagpuan mo yan, ano po, na sinasabi na ang Quran ay kinopya mula doon sa Biblia katulad ng aligasyon mo, kung maipakita mo ang talatang yan, no, lalayas na ako, kapatid, dito sa reliyong ito. Babalik na ako doon sa Biblia. Dahil bakit? Eh bakit pa ako lilipat eh? Pareho rin pala ang kanilang laman. Di po ba? Common sense lang po yan.
Bakit ako lilipat ng ibang reliyon kung pareho din yung alaman ng Quran at yung Biblia? Kaya nga ako lumipat eh, dahil magkaiba. Di po ba? So ang dapat na itatanong mo, ano po ba ang, o saan po ba galing ang Quran? Ito po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha kung saan galing ang Quran. Sabi niya sa chapter 56, verse 77 hanggang 80, Bismillahirrahmanirrahim, innahu la Quranung Karim. Katotohanan, ito ang maluwalhating Quran. 78, fi kitabim mahnun, sa isang aklat na ganap na napapangalagaan. La yamassuhu illal mutahharun, na walang sinuman ang makakahipo niyaon maliban sa kanila na dalisay. 80. Tanzilum mir rabbil alamin, isang kapahayagan mula sa Panginoon ng mga nilalang. Napakaliwanag pala na ang Quran, ito ay kapahayagan mula sa Panginoon ng sanlibutan o ng mga nilalang, na walang iba kundi si Allah ang dakilang tagapaglikha. Sa kanya pala galing ito. So, hindi pala kopya galing sa Biblia. Ngayon, kung hindi ka maniniwala dyan, kapatid o kabayan, kung ikay hindi maniniwala dyan, meron akong challenge sa iyo. Meron akong hamon sa iyo. Na kapag ka ma-meet mo ang hamon na ito, magagawa mo ang hamong ito, yayakapin ko kung anong relihiyon meron ka ngayon. Kung magagawa mo ang hamon na ito, na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ito ay hamon, hindi lamang actually para sa iyo, kundi ito'y hamon para sa lahat. Para sa mga nag-aalinlangan, para sa mga hindi naniniwala na ang Quran ang siyang kapahayagan na galing sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Ito ang hamon. Sabi niya, chapter 2, verse 23 hanggang 24, ganitong pagkasabi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisurati min mithli. At kung kayo ay nag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag, sa aming alipin, kung gayon kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito, sabi ng Allah, wad'u shuhada'akum min duni lahi in kuntum sadikin, at tawagin ninyo ang inyong mga saksi kung kayo ay makatotohanan. Yan po ang hamon sa inyo kung hindi po kayo naniniwala, kung kayo po ay nag-aalinlangan sa katotohanan ng Quran, gumawa po kayo ng katulad dito. Hindi po sinabi na gagawa ka ng buong Quran. Ang sabi is, kahit na isang kabanata lamang, chapter, kahit na isang kabanata, chapter lamang, ang gagawin mo katulad dito, sabi ng dakilang tagapaglikha. Kung kayo nag-aalinlangan, magagawa mo kaya ito? Kaya mong gumawa ng katulad niya on? Ito po, idudugtong natin ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. 24, sabi niya, fa ilam taf'alu, walan taf'alu, sabi niya, datapwat kung kayo ay hindi makagawa, at kailanman ay hindi ninyo magagawa. Totoo talaga, sapagkat ang Quran, mahigit 1,000 taon na ito mula nang ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahigit 1,000 taon na rin ang challenge na ito, ang hamon na ito. Ngunit magpasa hanggang ngayon, wala pa ni isa ang nakamit sa challenge na ito. Kailanman ay hindi nyo magagawa. Ngayon, dahil hindi nyo magagawa, ito ang sabi ng Allah. Fattakun naral lathi wakuduhan naso wal hijara uiddat lil kafirin.
Kung gayon, inyong katakutan ng apoy na ang panggatong ay tao at bato na inihanda para sa mga hindi mananampalataya. Yun po ang aking kasagutan. Mayroon siyang dagdag na katanungan, sabi niya, kung tao si Jesus, bakit hindi siya hinusgahan? Sa Quran at Hadith, hindi siya hinusgahan. Huwag mong sabihin, kabayang Christopher, na kung tao si Jesus. Dahil alam mo kung bakit? Si Kristo ay isang tunay na tao. Kaya huwag mong sabihin kung tao. Dahil tunay na tao po siya. Ano po ang patunay niyan? Eto, matututo ka ngayon, kapatid o kabayan, sapagkat alam naman natin, karamihan sa mga Kristiyano, hindi po nagbabasa ng kanilang Biblia. Eto po, si Kristo, tao yan. Kaya huwag mong sabihin kung tao, dahil tunay na tao yan. Ito po, Juan 8, talatang 40. Ganitong pagkasabi. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, sinabi ni Kristo, na tao, kita niyo po, tao na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Tao. Si Kristo po, tao. Siya mismo nagsabi, siya'y tao. O, kita nyo? Kaya huwag mong sabihin na siya'y kung tao sapagkat talagang tao siya. Ano bang patunay na si Kristo ay tao? Ito po. Sa 1 Timoteo 2, versikulo 5, ganitong pagkasabi. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo, Jesus. Kita niyo po, hindi sinabing ang Diyos na si Kristo Jesus. Hindi po ganun eh. Ang sinabi, ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag po pala, sinasabi dito, si Kristo ay tao. Tao siya. Sabi ng Biblia. Kaya huwag mo sabihin na kung tao, sapagkat talagang tao si Kristo. Yan ay mababasa sa Biblia. Anak pa nga ng tao eh. At napakaraming talata doon na sinasabi na siya'y anak ng tao. Ngayon, kung si Kristo ay anak ng Diyos, sapagkat yun ang claim ng iba eh, si Kristo ay anak ng Diyos. Sinabi ba ni Kristo na siya'y anak ng Diyos? Yan. Ang problema po, si Kristo, tinawag siyang anak ng Diyos. Kung totoong si Kristo ay anak ng Diyos, noong siya'y tinawag na anak ng Diyos, nagustuhan ba ni Kristo ito? Pinayagan ba niya na siya'y tawaging anak ng Diyos? Kung siya'y anak ng Diyos, pumayag ba si Kristo na siya'y tawaging anak ng Diyos? Tingnan natin, ayon sa Biblia, kung pumayag ba si Kristo na siya'y tawaging anak ng Diyos, kung totoong siya'y anak ng Diyos. Ito po, sa Lucas 4, talatang 41, ganito pagkasabi. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw at nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Tinuturo si Kristo, sabi ng mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang mangagsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Ayun. Si Jesus pala, tinawag ng mga demonyo na ikaw ang anak ng Diyos. Eh bakit sinaway sila ni Kristo? Hindi sila pinahintulutang magsalita o tawaging anak ng Diyos. Kung totoong si Kristo ay anak ng Diyos, bakit sinaway niya ang mga demonyong ito na tawagin siyang anak ng Diyos? O, kita mo kapatid? So, yun ay patunay na si Kristo ay hindi anak ng Diyos. Anak ng tao po siya. Ang Diyos po kasi hindi kailanman magkakaroon ng anak po yan. Yun po ang aking kasagutan. Mula po kay Texter 010901, sabi niya, tutupo bang si San Pedro ang may hawak ng susi sa langit? Ah, okay. Sapagkat merong
paniniwala itong mga kababayan natin, ano po, na si San Pedro ay siyang may hawak ng susi sa langit dahil doon sa sinabi ng Mateo 16:19 po yan eh. No? Ganito po ang sabi, oh. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay talian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Parang lumalabas na siya ang may hawak ng mga susi ng langit. Hindi po totoo po yan, no? Actually po, ang may hawak ng mga susi o susi ng kalangitan ay walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Ano po ang patunay? Yan po ay mabasa natin sa chapter 42, verse 12 ng maluwalhating Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Sabi niya, sa kanya ang pag-aangkin ng mga susi ng kalangitan pati na ng kalupaan. So, sa makatwid, hindi po totoo yun na si San Pedro ang may hawak ng susi. No, wala pong katotohanan yan. Ang Biblia po kasi, ito po ay may mga bagay na walang katotohanan po ito. O ito, kay Christopher. O, di ba? Kung totoo na kinopya ng Quran ang Biblia, eh, bakit sinasabi ng Quran na si Allah ang may hawak ng mga susi, no? Ng kalangitan at ng kalupaan. Tapos ang sabi ng Biblia, eh, si San Pedro ang may hawak ng mga susi sa kalangitan. Eh bakit hindi magkamats kung nangopya? Ano po? Ang maluwalhating Quran sa Biblia. Nonsense po ng mga argument. Mula po kay Texter, ito po pala, yung nakaraang program, ano po, tungkol po doon sa pagiging demonyo ni Kristo ayon sa Biblia. Ano po? Ito po ang katanungan. Mula po kay Texter 8117. Assalamualaikum kapatid na Khalid. Ako po si Daud, isang balik Islam. Saang talata po ng Biblia mababasa yung sinasabi ninyo na si Jesus at si Iblis ay iisa sa pagkademonyo? Kakapanood ko lang po ng isa sa programa nyo at nakuha ko sa YouTube at nabitin po ako kasama ng pamilya ko na hanggang sa ngayon ay di pa nagagabayan ng Allah. Okay. Katulad po ng aking ipinangako, sapagkat noon pong tayo ay nag-program last Saturday ay nabitin po ano yung ating oras at hindi natin nabasa yung mga talata sa Biblia na nagsasabi o nagpapatunay na si Kristo at yung demonyo ay iisa. So dahil po yun ay isang pangako, tutuparin ko po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Nasabi po, o kaya po na-open ang topic na ito sapagkat may nagtanong po kung ano po ba ang sino po ba si Shaitan, yung demonyo, ano po? At sinagot nga natin ito, at bandang huli ay nasabi ko na kung ang Biblia po ang pag-usapan, tungkol naman po sa bagay na iyan, lumalabas po na itong si Jesus at itong demonyo ay iisa. Ayon po yan sa Biblia. Take note po, lagi kong ini-emphasize na ayon po sa Biblia. Maging sa title po ng palatuntunan, sinasabi ko po yung ayon sa Biblia. Sapagkat wala pong loko-lokong Muslim ang magsasabi na si Kristo ay isang demonyo ayon sa Quran o ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala po, tandaan niyo po yan. Wala pong loko-loko Muslim. Kung meron man, loko-loko nga.
kapag sabihin niya na si Kristo ay demonyo ayon sa paniniwala ng Islam. Hindi po ganun. No po. Kaya nga po, maraming nagko-comment sa ating programa, nagsasabing kiniklaim ng mga Muslim na si Kristo ay demonyo. Hindi po. No? Actually, ang nagclaim o nagsabi na si Kristo ay demonyo, ang Biblia po. Hindi po ang mga Muslim. Nililiwanag lamang po natin yan. At saan po natin mabasa yan? Ito po, pakinggan niyong maigi mga kapatid. Kung meron po kayong mga Biblia, pwede niyong tingnan ito. No? Kung meron po kayong mga panulat, isulat ninyo ang mga talatang aking babanggitin. Simulan po natin sa Isaiah 14, versikulo 12. Ganito po ang pagkakasabi. Sa English po, sa King James Version, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer?" Ayun po. "O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Para po mas maganda, babasahin din po natin sa Tagalog yung translation niya. Ito po ang pagkakasabi. Binabanggit po doon yung Lucifer eh. Pero sa Tagalog, wala po ang Lucifer. Ngunit sa English, binabanggit po yung Lucifer. Bilang pagpapatunay na ang tinutukoy po ng talatang ito na yung tinatawag na son of the morning star, yun pong si Lucifer. Sabi niya, "Ano't nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga." Kita niyo po, binabanggit po dito yung tinatawag na tala sa umaga. Yun pong tala sa umaga na binabanggit sa Isaiah 14:12. Yun daw po ay si Lucifer na siyang si Satanas. Si Satanas daw ay tala sa umaga. Take note po. Ayon sa Isaiah 14:12, si Lucifer o si Satanas ang siyang tala, no? Tala sa umaga, morning star. Ayon po dito. Yan. Puntahan natin si Jesus Christ. Ano ba ang sinasabi ni Jesus Christ tungkol sa kanyang sarili? Siya rin po ba ay tala sa umaga o hindi? Ito. Sa Apokalipsis 22, versikulo 16, ganito ang pagkakasabi. "Akong si Jesus," ayan, "ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga." Ayun, sabi ni Kristo, sabi ni Jesus, siya raw ang maningning na tala sa umaga. Siya raw yung tala sa umaga. Ano bang sinasabi sa Isaiah 14, versikulo 12? Ang sabi doon, si Lucifer o si Satanas, siya yung tala sa umaga. Declaim naman ni Kristo yun. Siya daw yun. O hindi, sa makatwede, lumalabas na itong si Lucifer o yung demonyo at si Kristo ay iisa ayon sa Biblia. Hindi po galing sa akin yan, mga kapatid. Hindi po yan galing sa Quran. Yan po ay binasa galing mismo sa Biblia. At do not dare to twist your Bible. Sapagkat alam natin itong estratehiya ng iba't ibang mga ngaral sa Kristyanismo, binabali nila ang Biblia, hinahanapan ng butas eh. Ako po nagbabasa lang, hindi po ako nagpapaliwanag dyan ha. O, binabasa lang po natin yan. Ngayon, ang maganda nito, makabasa din kayo ng isang talata mula sa Biblia na sinabi ni Kristo na nagkamali ako, hindi ako yung tala sa umaga dahil si Lucifer pala yun. Kapag may ganung mabasa, ay di hindi si Kristo nga ang
lumalabas na demonyo. Pero masakit po isipin na maging sa Biblia ng ating mga kababayan Kristiyano ay nilapastangan po ang dakilang propeta ng Allah, si Kristo. Siya po ay hindi demonyo. Yan po ang katotohanan diyan. Ayon po sa aming banal na Quran, siya po ay hindi demonyo. Siya po ay nabi. Siya po ay rasul. Siya ay propeta. Siya ay sugo. Hindi po siya shaitan. Yung Quran lamang po ang naglilinis sa kanya. Ngunit pagdating sa Biblia, si Kristo ay nilapastangan ng Biblia. Kaya nga po nakakalungkot isipin na sa Biblia mismo ng ating mga kababayang Kristiyano ay niyurakan, nilapastangan, ano po, yung dakilang propetang ito na si Propeta Jesus. Kung hindi naman gawing Diyos, ay gagawing demonyo. Gagawing anak ng Diyos. Yun po ang karugtong ng aking kasagutan na hindi po nasagot nung nakaraang Sabado po sa ating palundunan. Sa hapong ito ay nais kong tatalakayin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, itong tungkol sa selebrasyon ng Araw ng Mga Patay. Mayroon pong nagtanong, sa November 1 and 2 po ay Araw ng Mga Patay. At ang paniniwala naming mga Kristiyano ay bumabalik po ang mga kaluluwa ng mga namayapa at bumisita o bumibisita sa tahanan para kakain. Gaano katotoo ito? Yun po ang kanyang katanungan. Gaano raw po katotoo? Paniniwala daw po nila kapag araw ng mga patay, yung kaluluwa ng patay ay babangon or babalik, no, doon sa kanyang tahanan. At aba, makikikain pa. So ang tanong niya ay gaano po ba katotoo ito? Alam mo, nagtanong, no, brother na nagtanong, sasagutin kita ayon mismo sa sinasabi ng iyong Biblia. No? Ayon mismo sa sinasabi ng iyong Biblia. Tingnan natin kung ang Biblia mo ay umaayon ba doon sa paniniwala mo bilang Katoliko o Kristiyano na ang patay o ang kaluluwa niya ay babalik pa doon sa kanyang tahanan. Ito. Ayon po sa aklat ng Job, Kabanata 7, ang talata po ay 9 hanggang 10, ganito ang pagkasabi. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala. Gayon siyang bumababa sa siyol ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kita niyo po, siya'y hindi na babalik sa kanyang bahay. Kapag sinasabi po natin hindi na babalik sa kanyang bahay, maliwanag po yun, no? Hindi na siya babalik kapag siya ay mapupunta na sa kanyang libingan, no? Yung siyol na sinasabi. Ni hindi na nga babangon yan, eh. Ano po ba ang patunay na hindi na sila babangon itong mga patay na ito? Opo. Sa Job, hopa rin, no? 14,
Versikulo 12, ganito po ang ating mababasa. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gising man sa kanilang pagkakatulog. So, hanggang hindi raw mawala ang langit, hindi babangon ang mga patay na ito. At doon sa kabilang talata, sabi, hindi na sila babalik sa kanilang tahanan. Yung kanilang kaluluwa, ano po? Maliwanag po na hindi pala totoo ayon sa or kontra pala yung paniniwalang ito ng mga Katoliko na bumabalik yung kaluluwa sa bahay tuwing araw ng mga patay. Ang paniniwalang ito ay kontra mismo. Saan po kontra? Doon mismo kumukontra sa pinagmumula ng kanilang o batayan ng kanilang paniniwala, ang Biblia. Kontra. Hindi pala ganoon ang sinasabi. Kumbaga, hindi sinususugan ng Biblia ang paniniwala na ang patay o ang kaluluwa niya ay babalik pa doon sa kanyang bahay. Hindi sinususugan ng Biblia ang ganong paniniwala. So ang tanong, ito pong pagkakaroon ng selebrasyon o ito pong pagse-celebrate ng Piesta Minatay sa Nobyembre 1 at saka 2, 1 and 2. Ito pong pag-celebrate niyan. Ito po ba ay pinahintulutan ng kanilang Biblia? Pwede bang mag-celebrate ng ganyan? Ayon sa Biblia. Kapag Biblia po ang magsasalita, katulad ng sinasabi ko, kukontra ang Biblia doon sa paniniwalang iyon. Lumalabas na ang paniniwalang iyan, wala pala sa Biblia. Bakit? Maging ang Biblia nagtuturo na huwag magsiayon ang tao sa mga ginagawa sa sanlibutan ito. Yan po ang turo ng Biblia. Saan po mabasa yan? Roma 12, talatang 2, ganitong pagkakasabi. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi po pala pinapahintulutan sa Biblia na ikay umaayon sa mga ginagawa ng sanglibutan ito. Ito pong celebration ng araw ng mga patay, Halloween, actually ito po'y pagan origin. Ito po ay original na gawain ng mga pagano, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at kinopya lamang ng Kristiyano. Ito po yung ancient Celtic Festival of Samhain or yung Samhain, no? Ito yung gabi na kung saan ang mga demonyo, yung mga espiritu, yung mga espiritu ng mga namamatay ay maglilibot-libot, no po, lumalabas. At ang Romanong Katoliko ay inadapt nila ang festival na ito ng mga pagano. So galing po sa pagan origin, inadapt ng nagsasabing sumusunod ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. In short, dapat meron kang sariling, sabi ni Pablo sa Roma, meron kang sariling originality. Huwag kang magsiay, huwag kang mangopya doon sa gawain ng sanlibutan ito. Huwag mong tularan yung mga masasama. Alam po natin kapag ikay nagsiselebrate ng tinatawag na
All Souls Day, All Saints Day. Kapag yan ang ginagawa, sineselebrate mo, tinutularan mo yung mga masasama, no? Tinutularan mo yung costume ng mga taong mga demonyo. 'Di ba? Mayroon yung costume ni Dracula, usong-uso yan kapag Halloween. Costume ng manananggal, no? Yung mga espiritong yung mga white lady, kung ano-anong mga kademonyuhang mga ipinapakita ang tinutularan, ano po, ng mga tao sa tuwing sasapit ang piyesta Minatay. Ito po ba ay naayon sa kanilang Biblia? Ito, kontra na naman. Sa ikatlong sulat ni Juan, Kabanata 1, versikulo 11, ganito ang pagkakasabi. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Kita nyo? Kundi ang mabuti. Huwag daw pong tutularan yung masama. Ayon sa sinasabi ng kanilang Biblia. Abay, dapat naman talaga na huwag itong tutularan sapagkat kung tutularan mo ito, eh, kukontra ka ngayon sa sinasabi ng Biblia. Kukontra ka ngayon doon sa prinsipyo na sinasabi ng Biblia. No? Itong mga ganitong bagay, ano po ba ang tawag dito? Ito po yung gawa ng kadiliman. Ayon po sa Epeso 5 talatang 11, ganito ang pagkakasabi. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. Makita nyo po. Huwag daw kayong makibahagi. Ayon po yan sa inyong Biblia. Huwag daw po kayong makibahagi doon sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman. Gawa po ng kadiliman. Alam po natin kapag Halloween days, itong 1 and 2 ng Nobyembre is maraming mga gawa ng kadiliman ang lalantad dyan. Kung ano-anong mga trick or treat, no? Kung ano-anong mga gawaing pinopromote ang mga gawa ng kadiliman, gawa ng kadimonyuhan. Kung ano-anong mga pinopromote, no? So imbis na ang ipopromote ay yung kabutihan, no? Ang pinopromote diyan is yung mga demonyo, yung mga manananggal, sabi nila. Yung mga Dracula, vampira, white lady. Kung ano-anong mga demonyo ang lumalabas na pinopromote dyan kapag ganyang araw. So, nagiging walang saysay po ito. Walang pakinabang po yan. Walang saysay. Ano po? So, ito'y tumutulad ka dun sa gawaing masama na bawal po sa inyong Biblia. Abay, kung tayo po'y tunay na sumusunod sa Biblia, dapat po ay iwasan ang mga bagay na yan. Una, sapagkat ito po ay gawaing pagano, kinopya lamang ng Katoliko. At ito po ay kontrang-kontra sa Biblia. Well, sa amin pong mga Muslim, abay higit lalo. Sapagkat sa amin po, dalawa lamang ang celebration, yun pong Eid al-Fitr at Eid al-Adha. At maliban po dyan, ay wala na pong celebration kaming ginagawa. Yan po ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi po kami nagsiselebrate o wala po kaming piyesta Minatay, ano po, sa Islam. In fact, ipinagbabawal din po sa aming mga Muslim na kami po ay makikiayon sa ganyang klaseng gawaing hindi naman maganda. Ang sabi ng Allah sa chapter 3, verse 156, ganito ang kanyang sinasabi. Para sa mga mananampalatayang Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhalladhina amanu, sabi niya, La takunu kalladhina kafaru, sabi niya, O kayong mananampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi
mananampalataya. So tayo pong mga Muslim ay pinagbabawal o pinagbabawalan na tayo po ay mag-celebrate ng kung ano-anong mga gawaing kufar, no po. Bawal na ito ay tutularan. So sana po ay naging enlightenment, no, sa ating mga kababayan ang mga bagay-bagay na ating binigyang pansin sa hapong ito sa atin pong palatuntunan. Next question po mula kay Texter 6233. Ang sabi niya, salam. O alaikum salam. Magandang tanghali. Ano po ba ang pagkakasala ng mga taong mahilig manlibak o manira ng kapwa-tao o chismosa o chismoso from Jonas? Maganda po ang katanungan ni Brother Jonas. Ano po? Ano daw po ang kaparusahan sa mga taong mahilig maninira o manira? Ano po? Mapanira, mapanirang puri. Well, ganito po ang sinasabi ng Allah, ng dakilang tagapaglikha, sa chapter 104, Suratul Humaza, no? Ang talata po ay 1 at sa 4. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumaza. Sabi niya, kasawian o kaparusahan ang bawat makakatindila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran. Kasawian daw po sa kanila. Kapag tayo po ba ay nasa kasawian, ayon dito, saan po tayo ilalagay? Ito po sa 4, sabi niya. Sa pinakamalapit niyang kahulugan. 4, hindi. Katotohanan siya ay ihahagis sa dumudurog na apoy. Matindi po ito. So yun po ang kasagutan ayon sa sinasabi ng Quran. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia doon po sa mga mapanirang puri, doon po sa mga mapagtungayaw? Ano po? Ano naman ang sinasabi? Ito po ay mababasa natin sa 1 Corinto 6, versikulo 9 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Para po doon sa mga mapagtungayaw, ano po, mga slanderer, mga mapanirang puri. 9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, kasama palang bading doon, no? Bading Garcia, no? Yes. Ni ang mga magnanakaw, naku po, may dalawang uri po na magnanakaw na alam ko po. Meron pong magnanakaw na pagkatapos magnakaw ay tatakbo. Ano po? Meron din pong isang uri ng magnanakaw na tatakbo muna bago magnakaw. Lalo na kapag panahon ng eleksyon, magsilabasan po yan sila. Ano po? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, yun, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pati daw po sila hindi magmamana sa kaharian
ng Diyos. Yun pong mga uri ng mga tao na atin pong binabanggit. Kasama doon yung mga slanderer, no? Yung mga mapagtungayaw. Usually, kapag ka mapagtungayaw ka, mahilig ka rin sa paninirang puri, no? Slanderer. Slanderer ka eh, no? So, hindi raw po sila makakapasok sa karya ng langit ayon sa kanilang Biblia. Okay, yun po ang aking kasagutan. Mula po kay Texter 3961. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Ano po ba ang totoong hitsura ni Hesukristo? Oh, magandang katanungan po ito, no? Ano daw po ang totoong hitsura ni Hesukristo? Ah, okay. So alam mo, meron tayong isang o marami pong mga nakikita nating mga tinatawag na mga picture, no? Mga picture ni Jesus Christ di umano. Ang ating nakikita sa mga simbahan na kung saan ay parabagang pinapalabas dito na ito yung si Kristo, katulad halimbawa itong mukha niya sa The Last Supper. Itong picture niya doon sa itong itim na Nazareno at kung ano-ano pang mga litratong nagkalat ano po diyan sa iba't ibang relihiyong Kristiyanismo, lalong-lalo na ang relihiyong Katoliko. Ay makikita po natin diyan yung iba't ibang picture daw, ribulto no, Jesus Christ na napakagandang mama, napakagwapong mama. Kaya po tayo ay namamangha o tayo po ay mabibigla, maging kayo po na aking mga tagapakinig, tagapanood, sapagkat ayon po sa Biblia, si Kristo po ay hindi naman po gwapo. Tandaan niyo po yan. Kung Biblia po ang magsasalita, si Kristo, ayon sa Biblia, ay hindi gwapo. Ano po ang patunay? Ito po ang patunay ayon sa Biblia. Babasahin ko po. Sa Isaiah 53, versikulo 2, ganito ang pagkakasabi. Ito po yung description ni Isaiah tungkol kay Jesus Christ, kay Kristo. Ano po ba ang kanyang description? Magandang mama ba siya? Gwapo ba siya? O pangit? Ito po ang sabi ni Isaiah. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagkaating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ano po ang sabi ni Isaiah? Wala raw pong kagandahan. Kapag ka sinasabi mong walang kagandahan, ano po yun? Di po ba pangit yun? Eh wala ngang kagandahan eh. Ayon kay Isaiah, wala raw pong kagandahan sa kanya. Eh di pangit siya. Pangit po si Kristo ayon sa Biblia. Kaya po, huwag kayong maniwala, mga kapatid. Huwag kayong maniniwala na itong nakikita ninyong picture, ano po, ni Kristo sa iba't ibang simbahang Katoliko sa buong mundo, ay siya yan. Hindi po siya yan. Dahil bakit? Kung Biblia po ang pag-uusapan, kung Biblia po ang magsasalita, si Kristo ay pangit. Aba, eh bakit napakagwapo ng mama na nakadipa sa simbahan? Bakit napakagwapo ng kanyang litrato dyan? Eh ayon nga sa Biblia, pangit ito. O di po ba? Mayroon pang itim na Kristo. Mayroon ding puti na Kristo o Nazareno. Alin po ba dyan ang totoo? Saan po ba dyan ang totoong kulay ni Kristo? Siya po ba ay puti o siya ba ay itim? Naku po, baka darating ang panahon ni may lalabas na Kristo o Nazareno na baka ang kanyang kulay ay pink. Ha?
Pink na Nazareno. May blue. Green. Nagiging makulay na ngayon. Ano po? Parang politiko na. Iba't iba ang kulay. Ano po? May yellow pa. So, ang lahat ng ito ay pawang katangisip. At alam po natin, kukontra po siya sa Biblia. Sa susunod po nating palatuntunan ay tatalakayin ko sa inyo ang tunay na hitsura ni Kristo. Ano ba talaga ang tunay niyang hitsura? Yung description ni Jesus Christ, Isa alayhi salam. Sapagkat wala na tayong oras, sa susunod na palatuntunan ay atin itong bigyang daan. Ano po? So, ako po'y pansamantalang magpapaalam dahil po wala na tayong oras na natitira sa ating palatuntunan. Ako po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kababayan mga Kristiyano, na maari pong naging masakit sa inyo, sa inyong pandinig ang mga bagay na aking nasabi. Ako po ay humihingi ng kapatawaran. Hindi niyo po ako dapat na kagalitan sapagkat kung isipin niyo po, no, malaking tulong sa atin na may isang taong katulad sa amin ang nagbibinyag o nagbubunyag, ibinubunyag yung katotohanan. Kung malaman niyo po yung katotohanan, ano po, kahit na po ito'y masakit, no, wala pong kapalit na halaga ito. Kaya po sa mga taong nagbubunyag ng katotohanan, hindi po dapat itong kagalitan bagkus. Kung isipin po natin, dapat pa itong pasalamatan sila sapagkat may mga taong katulad nito na walang takot na ibinabahagi yung katotohanan. At handang mamatay sa ngalan ng katotohanan. Kung sakaling naging masakit po ito sa inyo, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Inuulit ko po, sa ating mga kababayan. Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli, marami pong salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez.